Ipapakita ko nga sa inyo kung paano ako magluto ng lasagna rolls. At kapag nagluluto nga ako ng mga pasta, ang una ko niluluto ay yung pinaka-pasta. Kaya nagpakulo na ako ng tubig at nung kumulo na yung tubig, sinalang ko na tong 454 grams na pasta na pang lasagna. Sobrang tagal na nga nung huling luto ko ng lasagna. Dati ang dalas ko magluto ng lasagna araw-araw. Bali, sinunod ko na nga lutuin itong bechamel sauce. Bali, naglusaw lang ako ng 1 tablespoon na butter tapos naglagay ako ng 1.5 tablespoon ng flour. Kailangan nga lutuin nyo muna yung flour bago nyo ilagay yung gatas para hindi maglasang harina yung bechamel sauce nyo. Dati kasi ang ginagawa ko, kapag nalagay ko na yung flour, nilalagay ko na agad yung gatas. Ang ending, hilaw yung harina kaya naglalasang harina yung bechamel sauce. Kaya dapat lutong-luto na yung harina bago nyo ilagay yung evap. Ginadgad ko na nga din yung keso na ilalagay ko para sa bechamel sauce. Bali, nasira pa nga yung panggadgad ko ng keso. Dapat pala hiniwa-hiwa ko na lang to. Quick melt naman to. 5 minutes ko nga lang niluto yung pasta para matigas pa siya, hindi madurog kasi nga iro-roll ko to. Nung naluto na nga yung pasta at yung bechamel sauce, sinunod ko namang lutuin itong lasagna sauce. At itong lulutuin ko ay Filipino style at hindi Italian style. Napakalayo ng itsura ko para maging Italian. Una ko na nga inilagay yung pagkain ng manok ng kapitbahay namin. Niluto ko na muna yung ground beef bago ko igisa sa sibuyas at bawang. Bali, dito nga sa lasagna na to, wala ako nilagay na kahit na anong oil. Yung pinaka-oil lang ng ground beef yung ginamit ko. Sumunod naman, inilagay ko na itong spaghetti sauce na creamy and cheesy. Pagkatapos nga, naglagay na din ako ng liver spread at mushrooms. Isang malaking lata nga ng mushroom yung nilagay ko kasi isang kilong spaghetti sauce yung nilagay ko. Gusto ko kasi dito sa lasagna na niluluto ko yung basang-basa sa sauce. Yung naglulumag kit yung pasta sa sauce. Sumunod nga, inilagay ko na yung quick melt na hiniwa-hiwa ko. Hindi ko na nga ito ginadgad kasi madali lang namang malusaw itong quick melt. Pero dun ako nagkakamali kasi hanggang ngayon hindi pa din nalulusaw yung quick melt. Nalagay ko na lahat. Naglagay na ako ng paminta, naglagay na ako ng pampahilo, pero hindi pa rin talaga nalulusaw yung keso. Hindi ko na nga hinintay na malusaw yung keso dahil baka malusaw naman siya kapag sinalang ko sa oven. Bali, ganito nga lang yung ginagawa ko. Naglalagay ako ng white sauce pagkatapos nilalagay ko na yung red sauce. Hindi ko masyadong dinadamihan kasi matatapon. Naglagay naman na ako ng sauce sa ilalim para hindi masunog yung pasta at maglalagay pa tayo ng sandamakmak na sauce sa ibabaw. Ito nga palang niluluto kong lasagna ay iba pa to sa niluluto ko na pangbenta. Siyempre, yung pangbenta ko mas masarap. Habang niroroll ko nga itong lasagna, pinreheat ko na muna yung oven para mag-init na. Naalala ko pa nga dati, nagtinda ako nitong lasagna at nahinto lang ako nung wala na ako mabiling pasta na pang lasagna. Hindi naman sa pagmamayabang pero parang gano'n na nga, naubos ko yung pasta ng lasagna dito sa Bulacan. Dumating pa nga sa punto na binili ako ng ate ko ng pasta na pang lasagna sa Mandaluyong pa. Tapos kami naman ng kuya ko, umagang-umaga pa lang, umiikot na kami sa San Rafael para lang maghanap na pasta na pang lasagna, pero wala. Kaya nahiya talaga ako sa mga umu-order dahil wala na ako maibigay sa kanila na lasagna dahil naubos na nga yung pasta na pang lasagna. Pero ngayon, tatanggap na ulit ako ng pa-orders, kaya umorder na kayo ng pang New Year nyo. I-deliver ko yan December 31. Nilagay ko na nga yung bechamel sauce sa ibabaw pagkatapos nagadgad pa ulit ako ng quick melt. Bale, tatlong kahong quick melt nga yung naubos ko para sa lasagna na to. Isasalang ko nga lang to ng 30 minutes at after 30 minutes nga, eto na, sobrang perfect ng aking lasagna. Nobody's perfect but my lasagna is perfect. Sobrang confident talaga ako na masarap tong lasagna ko kaya umorder na kayo para matikman nyo. Message nyo lang ako sa Facebook page ko at i-deliver namin yan ng December 31. Limited lang po yung orders na tatanggapin ko at baka maubusan na naman ako ng pasta. Pa-follow naman ang Facebook page ko, Mami Kings Vlog. Pa-like and share na din ang video na to. Yun lang naman for today's video. Thank you!